Hello! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay magluluto po tayo ng ginisang patola with miswa at ito po ang ating mga kailangan. So meron po tayo ditong patola. Ang ginawa ko, binalatan ko na, then pinaghiwa-hiwa ko lang. So ito po ay dalawang patola na may pangkaraniwang laki. Then gagamit din po tayo dito ng garlic, onion, ground black pepper, salt, then syempre meron tayo ditong miswa, then ang pansahog natin, hipon. So ito pong hipon, medyo malaki siya, kaya pinaghati ko ng dalawa o tatlong piraso. Then yung balat, ang gagawin po natin dito sa balat at ulo ng hipon, ilagay natin sa food processor or dikdikin natin. At kuhanin po natin yung juice ng hipon o yung katas ng hipon. Then, gagamit din po tayo dito ng water at cooking oil. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa pagluluto ng ginisang patola with miswa. Napakasimple lang at napakadali pong gawin ito. Okay, umpisahan na po natin. Then ngayon, ang ginawa lang natin dito sa balat ng hipon, lagay natin dito sa isang mixer. Lagyan natin ng tubig. Then, okay na po ito. Then, lagay po natin dito sa strainer sa dain natin. So, ito po ay gagamitin natin. Ipang sasabaw natin doon sa ating gagawing patola o ginisang patola with miswa. Okay. Then ngayon po ang susunod nating gagawin. Naglagay tayo ng 1 tablespoon of cooking oil dito sa isang cooking pan. Okay, lagay natin itong bawang. Umpisa natin. Okay. Lutuin natin ito hanggang medyo mag-brown yung bawang. Sunod po natin itong onion. Then, hintayin lang natin na medyo maluto yung onion. Then, dito, ilagay po natin itong hipon. Lagyan po natin ng ground black pepper. Then, salt. Ayan, kalagay ko, luto na itong ating hipon. So, ilagay po natin itong pinagkatasan ng hipon o yung juice ng hipon. Okay, haluin natin.
Then, hayaan po nating kumulo ito. Then, kumukulo na po itong ating soup. Ang gagawin natin, alisin lang natin itong nasa ibabaw. Then, ang gagawin po natin dito, i-taste muna natin. Tikman natin kung okay na yung lasa. Then, ngayon po, ilalagay na natin yung patola. Then, pagkaraan po nating mailagay yung patola, pabayaan lang natin na medyo maluto. Then, lagyan po natin ng cover. Hintayin natin medyo mag-half cook siya before nating ilagay yung miswa. Then, pagkaraan po ng ilang seconds, i-check po natin. So, palagay ko eh, okay na ito. Ang gagawin po natin, tikman lang natin kung okay na yung lasa niya, ilagay na natin yung miswa. Pero ang gagawin ko, lagyan ko lang ng konting salt kasi tinikman ko medyo matabang. Then, ang gagawin ko po dito, lalagay ko na itong miswa. Then, ilang saglit na pagkulo lang at pwede na po natin itong i-serve at kainin. So, palagay ko okay na ito. I-turn up na po natin yung heat. Then, pwede na po natin itong i-serve at kainin. Then, ngayon, ito po ang kinalabasan sa pagkakaluto po natin sa ating ginisang patola with miswa. Then, meron po tayo ditong scallions. Pwede po natin itong lagyan sa pinaka-top niya before nating i-serve at kainin. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Nett Cooking. Thanks po. Bye!